Mahigit 100 kabataan sa Tarlac nabigyan ng maagang pamasko ng isang foundation. Vice President at Education Secretary Sara Duterte nag-storytelling pa. Si Noel Talakay sa detalye. Nagtatatalon sa saya, nag-uunahan na makasali sa palaro. May iba namang kontentong kumakain na lang ng candy sa kanilang upuan. Mayroon namang excited sa pag-check ng kanilang mga gift packs. Ganyan ang eksena ng higit 100 bata na binigyan ng maagang pamasko ng Tarlac Heritage Foundation. Kailangan may school supplies, pad paper, ball pen, eraser, pencil box, ruler, composition notebook, tapos educational games. At saka syempre po, pang Noche Buena. Maliban sa palaro sa mga bata, mayroon din cultural presentation na nagpapakita ng pagiging isang Pinoy. Madalas ko pong naririnig na kay VP Sara bilang kalihim ng edukasyon na importante ang mga nakikita ng kabataan na tama. So pag nakikita ang atin mga local dances at mga kanta na kinakanta ng mga Pilipino, nagkakaroon tayo ng national pride at identity. Dumalo si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa pagdiriwang. Hindi nagpahuli si Duterte dahil nag-storytelling sa kwentong Candy Cane. So para kay Vice President Sara, maganda malaman nila ang story of the Candy Cane. Letter J for Jesus. Ikinatuwa naman ito ni Roslyn ang natanggap na regalo ng kanyang anak, lalo na't kapos din siya ngayon sa budget. Masaya din po. Kasi po napasama po sa karami-raming mga bata po. Kasabay nito isinigawa ang awards night ng 16th Belenismo sa Tarlac 2023, kung saan pinangunahan ni Vice President Duterte ang pag-abot ng certificate, trophy at cash prize sa mga nanalo. So mentro sa kapayapaan at edukasyon ang kanyang naging talumpati. Kapag tayo po ay nagkakaisa, nagiging malakas ang komunidad at nagkakaroon ng tuloy-tuloy na kaunlaran. Araw-araw, ulitin, sabihin sa mga bata, sa ating mga estudyante na ang edukasyon ang magpapabago ng kanilang buhay. Ito ang magbibigay ng masagana, matiwasay, masaya at matatag na kinabukasan. Merong iba't ibang kategorya tulad ng Grand Municipal, Grand Non-Municipal, Monumental, Community at Church category ang nasabing Belen Making Contest, kung saan ang Belen na gawa ng Santo Niño Parish, 3 taon nang sunod-sunod na tinatanghal na Grand Winner sa ilalim ng Church category. Very blessed po kami na kami po yung nanalo. Bali, 3 beses na po kami manalo ngayon. All of Fame po kami ngayon. Ang nasabing pagdiriwang ay taong-taong ginagawa na ng Tarlac Heritage Foundation. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.